Alam nyo ba kung paano pabungahin yung kalamansi para magkaroon tayo ng monthly harvest? Hello mga kaagri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa kalamansi. Ituturo po namin sa inyo yung mga simple tips kung paano natin mapapabunga itong mga kalamansi para makapag-harvest tayo one buwan. Coming up! Kung gusto nyo pong magtanim ng kalamansi para sa inyong backyard garden, meron po tayong dalawang opsyon. Kung magtatanim po kayo galing sa buto, dyan sa mga bunga na yan, aabutin po tayo ng 3 hanggang 5 taon bago tayo makapagpabunga ng kalamansi. Pero kung magtatanim tayo or bibili na lang tayo ng marcot or grafted na kalamansi, mas mabilis po natin siyang mapapabunga. Ito po yung nabili ko nakaraan na grafted na kalamansi. Pinagdugtong po yung kalamandarin tsaka yung kalamansi. So magkaiba po itong nasa rootstock niya, pati itong nasa ibabaw. Kung yung itatanim nyo po ay grafted at marcot, mabilis siyang magbunga pero hindi pa po yan magbubunga ng sobrang dami. Magkakaroon lang siya ng mga ilang piraso kasi unang-una hindi po kakayanin ng puno. Pwede siyang magbulaklak ng marami pero konti lang po yung magpapatuloy. Okay lang po yan kasi bata pa yung ating tanim. So expect natin on the first year ng ating tanim, hindi pa ganun kadami yung bunga niya. Pero pagdating po ng second hanggang third na taon ng ating kalamansi, mas marami na po siyang ibubunga kasi matanda na po yung ating puno. Yan po yung dahilan kung bakit nalalaglag yung mga bunga ng kalamansi. Kala natin mabubuo kasi marami ng mga gabutil na mga bunga pero nalalaglag. So dahil po bata pa yung ating puno, hindi niya pa kayang ipagpatuloy lahat ng mga bunga na yan. Ilalaglag niya po yung mga bunga na hindi niya kayang palakihin. Normal lang po yun, walang problema po doon. Iba-iba po yung size ng bunga ng kalamansi. Meron tayong pa-harvest na, yung malalaki, yan po ay harvestable na. Then yung sumunod na size ng bunga, yan po ay ma-harvest natin after 1 month. Tapos yung mga alanganin tulad nito, ito po mga 2 months. Tapos yung mga gamais, mga 3 buwan po bago natin ma-harvest. So ito pong mga bulaklak na yan, yung mga wala pang buko, aabutin niya ng mga 4 months bago tayo makapag-harvest. So sunod-sunod po yan. Kung maalagaan natin, mabibigay natin yung tamang pag-aalaga, makakapag-harvest tayo on a monthly basis. Paano po natin malalaman pag nasa flowering and fruiting stage na po yung ating kalamansi? Una, yung kulay po ng dahon, pag kulay dark green, nasa flowering and fruiting stage na po yan. Pero pag nakita nyo po na light green, parang sariwa yung mga dahon, nasa vegetative stage po siya, nagpapalago pa yung tanim natin kalamansi. Tapos pag nakita nyo po yung kanyang mga dahon, nagka-curve pataas, nasa flowering and fruiting stage na po siya. Tip number 1 ay yung climate. Kung yung lugar po ninyo ay nasa mataas na lugar, kung nasa Baguio po kayo, Benguet, Sagada, or saan man na malalamig na lugar, hindi po maganda yung pagpapatubo natin ng kalamansi. Kasi ang kalamansi po, mas gusto niya yung lugar na maiinit. Kung sa tingin nyo po, very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami, i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Tip number 2 po ay yung season. During tag-init, maganda po yung pagbubulaklak ng mga tanim natin kalamansi. Diyan makakapag-harvest tayo ng marami kasi tuloy-tuloy po yung kanyang pagbubulaklak. Pagdating naman po ng September, October, yan po yung pinaka-season ng kalamansi. Kahit wala tayong gawin, talagang magbubulaklak at magbubunga yung mga kalamansi. Kumbaga yan yung kanyang season sa buong taon, yung September and October. Diyan din po bumababa yung presyo ng kalamansi kasi kahit po yung mga nasa container, nagbubunga po ng madami yan sa ganyang mga buwan. During summer season, iingatan po natin yung mga bulaklak, yung maliliit, yung may katamtaman, tsaka yung mga malalaking bunga. Yan po yung aabangan natin para sa tuloy-tuloy na pag-harvest. Pero aalalayan po natin ng tamang pag-aalaga at pag-abono. Tip number 3 ay yung shade. Pag yung kalamansi nyo po nakalagay sa lilim, nalililiman siya ng mga nyog, ng ibang mga puno, ng kawayan, lalo na po yung mangga, hindi po siya nagbubunga ng marami. So kailangan po na sisikatan siya ng araw hanggat maaari walang puno na lumililim po sa kanya. Kung maibibilad natin siya sa direct sunlight mula umaga hanggang hapon, mas maganda. Sure yun na maraming ibubunga yung tanim natin kalamansi. Tip number 4 ay fertilizer. Kung gusto natin magbunga ng marami, kailangan aalalayan natin ng abono. Kung kunti po yung abono na binigay natin, kunti din po yung kanyang ibubunga. Kung kayo po ay nag-organic, marami po tayong mga nagawa dito sa Agrinihan na iba't ibang klase ng fertilizer na mayaman po sa potassium. Yung potassium po, yan yung nakakatulong para paramihin yung mga bulaklak, paramihin yung bunga ng ating mga tanim na kalamansi. Pwede tayong gumamit ng fermented fruit juice, ng swamp fertilizer na mayroong mga balat ng gulay, balat ng prutas. Pwede rin po yung banana peel tea. So lahat po ng
fertilizer na mayaman sa potassium pwede natin ibigay para dumami yung kanyang bunga. Walang problema po sa pag-organic, kahit damihan natin yung pagbibigay, hindi po siya nakaka-overdose. So yan po yung kagandahan ng pag-organic. Tip number 5 ay tubig. Kailangan lagi po natin nadidiligan yung tanim natin kalamansi para tuloy-tuloy yung kanyang pagbunga. So hindi naman kailangan araw-araw, kailangan lang po ma-maintain yung tamang moisture dito sa ating pinagtataniman. So para malaman natin kung meron pang moisture dito sa lupa kung saan nakatanim yung ating kalamansi, pwede natin gawin yung finger test. Ibaon nyo lang po yung inyong daliri ng mga 2 inches. Pag may sumama po na lupa, ibig sabihin basa yung ilalim, no, yung parte na kung saan nandun yung ugat ng ating kalamansi. So kahit hindi pa tayo magdilig. Pero kung tuyo na, tulad nito, medyo tuyo, kailangan na natin siyang diligan. So hindi lang po sa kalamansi, lahat po ng gulay na mabibilis lumaki, tsaka may mga bunga na kailangan po yan ng sapat na tubig. So kailangan lagi natin na-check, kailangan nabibigay natin yung moisture dun sa lupa para every time na nangangailangan yung mga tanim ng tubig, meron silang nasisip-sip dun sa ating lupa. Tip number 6 ay harvest. Every time po na mag-harvest tayo, for example, itong kalamansi na to, malaki na, malapit na siya mahinog. Pag in-harvest po natin yan, tutubuan siya ng panibagong sanga na maliit, tapos minsan may mga bulaklak. So yan po yung isang paraan para ma-encourage pa natin yung ating tanim na magbunga. Huwag na huwag po natin hahayaan na mahinog yung mga bunga dyan mismo sa puno. So harvestin natin para tumubo po yung mga bagong sanga, pati yung mga bagong bulaklak. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!